Mga ka-troopers, nandito na kami sa jump off, no? Dito na humin po yung aming sasakyan. Ayan. So nakita nyo, ay ilog na to. Napakit kami doon sa bundok, paganun. So, estimate namin dapat na makarating kami dito ay 4:30 late kami. So, baka dumating kami sa taas mga 7 or 7:30. So, tingnan natin kung maganda yung trail nila dito. May mga ka-troopers, start na kami ng aming trekking papunta dun sa aming campsite. So kasama ko si Ate. Ate. Mami, nandito. Si Ate first time niyang umakyat ng bundok. Anak, yung tinuro ko sa iyo, ha. So dito nakikita niyo mga ka-troopards kung ano yung nakikita niyo yung brown na yan. Yan yung dam. So gagawin itong dam. Doon kami paakyat mga ka-troopards sa taas. Yung mga kasama namin. Ano yan? Sa iyo sinatin. Paano naman? Nandaan lang, kapakapa lang ng ano. Mga ka-troopards, nung binata pa ako, halos buwan-buwan, no, meron kaming akit ng bundok. So, nung nagkaasawa tayo, dumalang kasi meron na tayong obligasyon. Hindi katulad nung mga nakalipas, no, kahit saan tayo pumunta, wala tayong iniisip. Pero itong pandemic na to, nag-organize din tayo ng akyat, no? 2 years na kaming hindi nakakaakyat sa Mount Banahaw dahil nga sa pandemic. Hindi ko lang alam kung open na ulit ang Banahaw ngayon. So, iba natin mga kasama, nandun pa. Anong dam to, tol? Milago dam. Yung target namin na kabinanin. Meron dyan. Dulo. Ano sa puro sa dami? Doon kami magkakapit. Baka gusto niya mag-invest. Diba, tol, no? Oo nga, eh. Mamalik. May gusto yung tumuha dyan ng isang area yan. Ayun, no? Kasi ito, naging tubig na, di ba? Doon ka magkakapit. Doon sa taas. Ang ganda ng background mo, di ba? So, papasok na kami ng gubat mga ka-troopard. So medyo naninibago tayo dahil matagal-tagal tayong hindi nakaakyat ng bundok dahil sa pandemic na ito. So hindi pa masukal to mga ka-troopards, no? Matarik na.
Unahin natin sila. Wala nang boses yung kaway, ah. Ito mga katropards, isang linggo tayo hindi nag-gym, di ba? Ito na yon, pambawi. Matarik. Kaya nga hiking, di ba? Buti na lang mga katropards, hindi umuulan. Kasi kung umuulan, malamang pahirapan to. Padulas ka. Grabe mga katropards. Aaminin kong hindi, aaminin kong nakakapagod, no? Dahil ngayon na lang ulit na ulit. Iba namin kasama naghingi ng ano doon. Tungkod. Dire-diretso pa ito pataas. Ayun, pahinga muna dahil may umiihi doon mga katropards. Naihi. Nakaihi na sila. Napakaganda talaga ng kalikasan mga katropards. Ayan, ang lamig ng tubig. Ang sarap magtampisaw. Grabe, oh. Putik. Mag-aalas 6 na mga katropards. So mga 7 o 7:30 nandun kami sa campsite. Mga katropards, kung nagbubuhat tayo ng 100 pounds sa gym, eto 36 gallons lang, pero paahon. Matindi. Celtic. Ilang oras to? Magdito? Oo. Siguro sa medyo ano na 45 1 hour.
Yung talagang maahon dito? Oo. Tutumarik na naman mga katrupards. $6.20 mga katrupards. Dumidilim na. Mga katrupards, madilim na. Nasa gitna pa rin kami ng gubat. Naririnig yung mga katrupards. May mga kuliklik na. Ibig sabihin gabi na. Nandito pa rin kami sa trail. Yung anak ko andun na kasama yung mga millennials. Ay narinig nyo yung kuliglig. Medyo nabibingin na rin ako kasi mataas na to. Marayo-layo pa ako yung mga katrupards. Nag-ready na ako ng flashlight. Kasi madilim na. Ay mga katrupards, gabi na. Nandito pa rin kami. Kasi yung mga babae nasa likod dulo. May mga tukod na. Ay mga katrupards, malapit na raw kami sa tuktok. Ay, napakadilim na rito sa baba. Oh. Ano makita? Ibig sabihin dahil maliwanag pa ang taas, malapit na kami. Dito si Butch meron. Follow lang daan. Itukod mo yung... Eh mga katrupards, naka-flashlight na ako kung bakit maliwanag. Inabot na kami ng dilim. Yung mga katrupards, inabot na talaga kami ng dilim. Dahil yung senior citizen namin, kailangan namin alalayan. Sinasamahan ko lang po, senior citizen. Hindi po pa po ako senior. Okay. Ano man ko yung kumari kong yan. Ang parusa dito mga katrupards, yung putik sa paa, talagang mahigpit. Sobrang kapit mga katrupards. Oh. Ayaw mo pala tinilas mo ba? O tinilas ko gusto mo? Ayaw mo yung bakapit kasi tinilas namin. Yun talaga. Sandro mo kasi ko yung tinilas namin. Sandro mo. Mga katrupards, pag inabot kayo ng gabi sa trail, kailangan lagi kayo may flashlight. Ako, dalawa flashlight ko, yun, nasa una nyo isa. Yung gamit kasi nila ay nauna na dun. Dinala ng kabayo. Hindi ako nabibigatan mga katrupards sa bitbit ko. Nabibigatan ako dun sa ayan. Sa putik na dumidikit sa
tsinelas. Pakapal ng papakal, pakapal. At padikit ng padikit. Ang oras sa mga katrupards ay 7:30. Nasa gitna pa rin kami ng gubat. Umalis kami dun sa baba. Alas 5:15. Sobrang dilim na. Okay, nandito sa pinakadulo. Kasi ako yung may flashlight. Para napa-flashlightan natin yung nasa unahan. Tapos yung isa, isang flashlight nasa gitna. Seven 35 na mga katrupards. Mga katrupards, 15 minutes before 8, nandito pa rin kami sa gitna ng kagubatan. Inabot na kami ng dilim. Nandito pa rin tayo sa pinakadulong trail. Mga katrupards, andito na kami sa campsite. So dumating kami rito ay 5 minutes before 8. So sobrang dilim na, no? Kasi inalalaya natin si Ate Alona, no? Ang pinaka mabigat, no? Hindi ako nabigatan doon sa bitbit ko. Nabigatan ako doon sa sobrang kapal ng putik. Mga katrupards. So mag-charge muna ako. Kita-kita tayo mamaya mga katrupards. Update ko kayo. 2,000 years later. Ayun mga katrupards, take 2 to, ha. Makikita nyo rito kung sino yung nagpangalawang kain dito. Sabi-sabi na tayo kumain. Uy, sabi na tayo kumain. May kakabukin yan po. Ayan. Pangalawang kuha na po ito mga katrupards. Diet po ako ngayon. Diet yan. Ay mga katrupards, naglagay tayo ng ilaw para kita tayo sobrang dilim dito mga katrupards. So nag-start na kami ng bonfire. Mamaya-maya mag-start na namin programa. Kita na, dilim diba? Nakita nyo? Yung pangalawang take. Oo nga daw. Yung mga mega shoutout dyan sa mga taga Quiapo. Yung mga angels ng Quiapo dyan, nakita niyo yung presidente nyo. Ayan, mega shoutout sa iyo, Padre Badong. Payo yung gumagalaw sa tent ko. Sabay, inangat na ka. Buti na nakadapa ako, hindi ako natakot. Pagtingin mo wala ka ng tent. Akala ko nga nakapasok sa loob. Hindi mo na rin makita yung mga kasama mo. Para sinisigaw. Ang palaki daw yan. Diyos ko, nagulang ng isang ten. Kayo pa rin nawawala. Patanggalan lamok. Kalkal po. Nagulang na isang ten. Nag-lipit na sila. Hindi pala na nagulang. Ayun mga katrupas, lumiliyab na ang aming bonfire. Sobrang lakas. Puro nyog yan, ha. Sinusubukan, ha. Siyempre, di ba yung
driver ng kabayo. Nasa harapan mo. Ano yan? Truck may stopper. Ikaw na lang bitbit. Ako yung ibababa niya, no? So, alam nyo na, tanghali tayo makaka-uwi. Meron ako lakad ng alas 5, baka umabot ako, hindi ako makaabot. Kailangan alas 5, kailangan ako babay na alas 12. Sama ka ba? Bukal? Nilibis sa kawayan. Yun yung iisip ko ano eh. Kung pwede nga. Mauta. Yung maraming ano, parang ipis na ano. Hindi nakita dito. Madilim na dito. Tinutol na yung mga puno. Dati itong sa area na ito, mula pa doon sa pinasok natin, may mga usaka na makikita. May mga baboy ramo. Ngayon wala na yung lahat. Lalo na yung usa, wala na. So naubos na yung lahat kasi nawala na rin yung habitat nila. Ang pinaka matindi doon, noong 1970s, si Lucio Tan, kilala niya si Lucio Tan, di ba? Nagtayo siya ng pinakamalaking pig farm sa buong Pilipinas. At pinakamalaking pig farm siya sa Southeast Asia. So nandoon yan sa may Formos Farm yung tawag. So yung Formos Farm, pag nagtatapon ng waste yun, dumadaan sa ilog. Yung ilog na yon papunta sa Wawa Dam. So main tributary. So yung waste, since 1970s, yung ilog na yon hindi na siya kilala. Ngayon, kasi ang tawag na nung local sa ilog ay ilog baho. Yung mga ka-troopards, nag-start na yung aming program. Konting background lang dito sa Mount Dumiri. So, pag nagbabahang sa Metro Manila, ang malaking contribution ng tubig yung gagaling dito. So, pagka itong mga puno dito ay naubot, sabi, naubot na. Ang dami na wala. Wala na. Pupunta lahat ito dun sa baba. Kaya, yung ginawang mga tree planting activities dito, laging nagpe-fail. Kasi yung economy ng mga tao, wala eh. No? Pagkatapos sila magtanim ng puno, din man lang pwedeng kainin yan. Kasi ang tinatanim po dito, hindi fruit trees. Hindi ka nagre-reforest pag fruit trees. Nagpa-farm ka. Nagpa-fruit farm ka. So yung intention para mabalik yung kalikasan, hindi lang kasi sa puno. Kaya mo itinatanim yung puno na yon kasi doon mamumugad yung lawin, yung kalaw, yung mga microorganism, yun doon pupunta. Gaganda pa naman ang mga puno na katayo. Gaya nung umigo to ako doon, may malaking pugad ng lawin, tapos may mga anak na sa ito. Paano yun? Sa banda rito rin? Sa kabila po, sa paglitaw. Paglubog, tapos paglitaw. Mga pagdalawa asawa. Ang lighter mo. Kaya pala iba sa baba, wala. Meron silang ang gusto ko lang sa kanila. Meron din sila na isang banda na mas maganda. Pagka, kunyari, may nahuli sila na isang baboy ramo o ano man.